Mga Planeteers, samahan nyo kami. Mag-i-install tayo ng solar sa isang isla na wala pang kuryente. Siyempre, kasama natin si Albert Losada. Ayan. Good morning. Ayan. So, samahan nyo kami. Ayan. Ayan. Ito po ang planetang ina. Ayun oh, andito kami ngayon sa port area ng ano pangalan ng port na to? Boss? Bato. Kinukuban. Kinukuban, okay. So, ito yung mga gamit para maitayo yung solar. Kasama ko si kabataan, kapwa ko kabataan si Josh, di ba? Yes, magandang umaga, Tito Jun. Yan. Anong, bakit tayo nandito? Oh. Yeah, nandito kami ngayon sa, bayan ng Alape sa Bohol para mag-install ng mga solar panel sa isang isla. Siguro nakikita nyo. Oh, Mantatao, tama ba? Mantatao na walang kuryente. Yes. Oh, at naapektuhan din ng bagyong Odette. Yes, Tito Jun. Oh. Noon daw una meron silang generator pero nasira dahil sa malakas na bagyo. So ngayon wala silang kuryente. Okay. Kaya may dala tayong mga solar panel na i-install natin para i-power yung community nila. Hindi naman natin kailangan ng gasolina, pwede naman na power from the sun, di ba? Yes, available yan. Available yan, oh. Sige. Anytime. Samahan nyo kami mag-i-install doon. Tignan natin hanggang sa kung paano natin papapailaw yung isla. Ayan. Yes, samahan ninyo kami. See you. Ayan, mantatao, di ba? So kailangan din talaga natin pagkapwa tao sa mantatao. Tamang-tama yung pangalan ng isla na yan. Ganda. Okay, sige. Ayan. Ito na, bubuksan na nila. Oh. Ayan. Yun, no? Parang nabasa pa siya, no? Ayun, no? Yeah, remnants pa yan ng ano. Remnants pa yan ng tawag dito. Ng bagyong ulit, oh. Masira. Yung battery. Ay, yung isla na yun, no? Malapit lang yan. Bert, huwag kang magtagal kay Kapitan, ha? Balik agad. Narinig ka ba yan? May buntag, Noy. Yan. Ito yung isla ng mantatao. Wala silang kuryente. Wala nung bagyong Odette. So, yan o. Sira yan ang bagyong Odette. Eh, ngayon, tatayo tayo ng solar para magkaroon sila kahit papano ng source ng kuryente na galing sa malinis na enerhiya. Power from the sun. So, mamaya
pagpapakita ko sa inyo. Yung solar. Samanta tao kami. Bert, anong mangyayari, Bert? Gandang umaga sa'yo, Bert. Anong mangyayari? Yan, yan. Panitangin na ba to? Yes. Yes, yes. Morning! Andito tayo ngayon para sa health center, barangay health center. Kasi dito tayo mayroon isang installation kung saan ipapower nito yung mga pangangailangan ng ng health center. So, kwentuhan mo muna sila, Bert. Bakit natin to ginagawa? Kasi nung bagyong Odette. Nung nakaraang taon, tinamaan nitong isla nung bagyong Odette. So, yung nangyari, nasira lahat ng mga dito, yung mga gamit. Mga kabahayan. So, yung mga tao yun, nasa stage sila ng rebuild. So, isa ngayon sa ginawa natin is, sa tulong-tulong ng mga iba't ibang organization is, nag-install tayo ng solar panel. Kung saan, ito yung magpo-provide sa ngayon ng kuryente. Kasi ngayon, source ng power na dito, galing sa diesel. Diesel fired. So, binibigyan natin sila ng option na pwede naman hindi gumamit ng diesel. Second priority nila yung diesel. Priority nila yung solar. So, renewable energy pa to. Kasi yung solar, yung diesel naman na nag-operate naman ng 3 to 11 p.m. So, ito naman, sa umaga, wala talaga silang kuryente dito sa isla. So, ito ngayon yung sinetup natin. Okay. Ito siya. So, naglagay ka na ng solar sa taas, tapos eto naglagay ka na ng inverter dito. Ito yung combiner box, andito lahat ng mga connection yan. Gaano kalaki yung maano nila, Bert? Makukonsumo nila dyan? Ito yung production nito. Ito yung mga battery nito. Ito yung production nito, 2.4 kilowatt. Okay. So, malaki-laki na to para sa ng pangangailangan ng So, ano lang yung may ilaw, makapag-ilaw sila, makapag-charge ilaw, sila ng phone. Electric pan, nakakapag aircon, pwede, hindi pa. Pwede naman, pero mabilis yung maubos yung Maubos. Yung battery. So, mas yung maganda yung mga dispenser na tubig. Pwede. Pwede yan. Pwede yan, So, yung kailangan lang naman muna yung mga pinaka-important, like yung mga nebulizer na pangangailangan dito sa clinic. Sa clinic, Tapos, ang nito, yung sobra nito, gagamitin ito ng eskwelahan. Dito sa labas, nakikita niyo yung eskwelahan dito. So, ngayon dito, sabi nga ng mga guro, itong extension na to, dito ang lalagay ng extension. So, yung mga guro dyan, makakapag sila gamit ng ng ilaw. Yung mga printers, laptop nila at matatapos nila yung module. Tapos may electric pan pa. Pwede sila mag old na mga film showing mga so film showing mga projector dyan, sila na gagamitin nila for. So gamit ang solar. So dito sila mang kukuha ng kuryente sa health center. Sa health center. Pakita mo nga, Bert, yung solar, Bert. Pakita mo nga, Bert. So yun. Nagbibigay tayo ng solusyon dito sa isla ng Mantatao. Mantatao. Dito sa Bohol. Kasi wala nga silang kuryente. Gasolina yung gamit nila. So, yun. May mga ginawa tayo dito na nag-install ng mga solar na tulad nito. Mamaya ipabalik ta rin yan. So, pakita natin. Yung... Bert, asan yan, Bert? Ito na yung na-install kanina dun sa Barangay Health Center. Sa Barangay Health Center. Yun, no? Hindi lang ma-zoom in. Ayun, no? Bert, ito. Ano to? Hindi, babalik tarin ko na lang para wala mo. Ano to, Bert? Ayan. Ito yung 400 watt na solar panel. Ito yung 400 watt na solar panel. So, yung barangay, Bert, pwede na silang mag-charge dito ng mga gamit nila. Mga battery nila, mga ganyan, oo. Nakarang araw, marami sila dito eh. Bert, syempre, laging tinatanong yan. Magkano ba yung ganyan, Bert? Sinonoy. Sinonoy. Huwag na natin natin. Akat tayo dyan. Sige. Mamaya, ikakwento ko. Ngayon, kailangan ko lang akitin mo na to. Sige. Para kailangan meron ka rin, climbing skills. Ito, fresh na fresh, Ano pangalan nito, Tay? Bonjong. Bonjong. Shell. Shell. Kasi ito, sariwang isda. Ito, anong pangalan? Kinasun. Saan? Ito, sir. Pugita naman to. Ibang klase. Sarap. Crab. Gambay, sir. Ito, ano naman to, sir? Lambay. Kanin. Ito, kanin. Kanin, ito. Lambay. Crab. Yun, sarap. Kaptang ulam namin mamaya, no? Sir. Ano naman yan? Ano to, isda? Isda yan.
Na ahas. Ahas sa dagat. Sa dagat. Dito sir. Yung pala yung pinakamasarap dyan eh. Ito sir, suran. Ito pang patigas ng Etits. Ng ating buhay. Ayan. Maganda. Ayan o. Wala nga solar inverter. Ano yung ginagawa mo na eh? Kinakabit na lang yung ano, yung mga panels dito sa combiner box. Tapos isang saksakan lang? Isang buo. Paano yan na pag may bagyo na kailangan tanggalin ba yung taas? Hindi na. Ang kaya na yan mag-withstand na ano? Ng hangin. Ng hangin. At saka may higher structure naman na na pwede siyang takpan. Oo. Na yung hangin, may bablock yung hangin. Yes, bablock. So, safe naman siya. Oo. So, ang maganda dito na, hindi mo na kailangan ng gasolina eh, no? Oo, oh, wala na. Hindi ka na dependent sa, ano, sa fossil fuel, sa diesel, generator. Ito yung fuel mo, araw-araw, present yan eh. Kahit makulimlim eh. Kahit makulimlim. Eh. Oo, magagamit ko pa rin kahit makulimlim. So, tuloy-tuloy ang charging. Noy, yung isang ganito, Noy, gaano katagal yan, Noy, sinacharge? Kunyari sa isang panel. Ano, di ko alam kung tama ba. Yung buong isang set to eh. Kinonect siya apat. Ng isang buo. Series? Apat, oo, series. So, yung system natin, 48 volt. Ito yung system natin. Ito yung charge controller. Ito yung nag-charge dito. So, buong araw na ano, mag-full charge na to. Mag-full charge na to? Oo. Tapos yung community ay makikinabang na dyan sa ano? Makikinabang na. Kasi yung community dito, kung ayos yung kuryente nila, diesel power yung community. Ah. Yung diesel generator dito sa ano, galing Boeco, scheduled 3 p.m. until 11 p.m. lang. Ito, so, wala. Ito, buong araw siya na pwedeng gamitin. Gamitin, tapos tuloy-tuloy lang yung charging. Tuloy-tuloy lang, oo. At saka maganda dito, hindi ka na bibili ng, ano, yes. ng gasolina. Oo, one time, ano lang, halagaan na lang to. Na maintain na lang nila. Oo. Kasi walang ano, walang kuryente kasi dito yung mga tao eh. Yeah, so diesel fuel pa yung ano nila. Ayun, sige. Alaga ka sa ating environment, malalaking crabs ang makakain, ang mahuhuli mo at makakain mo. Ayan. Diba? Kaya kailangan alagaan natin ang ating planeta, ang dagat, sa ang ating planetang ina. Iyon. Mag-install na doon si Albert ng solar. Ayan. So makaka-ilaw na dito. Kahit pa paano may ilaw, may electric fan, mga bata, mga barangay, saka yung health center. Importante yung health center, meron silang kahit pa paano electric fan or mapalamig man lang konti yung ano nila. Linik nila. Taang, shell. Ito yung shell na ano, kinilaw. Ito galing pa to sa mainland. Yun, oh. Yan. Ay, ito yung ano. Ito, ito. Oh. Inilaw. Ito yung sinasabi mo ate kanina. Sabi ate. Ito ba yun, te? Sinasabi kanina. Ayun, oh. Welcome sa Planetang Ina. Ayan. Andito kami ngayon sa Bohol. Sa Barangay Mantatao, Mantatao Island, sa harap ng Kalape. Kalape Island. Bohol, anong ginawa natin dito, Bert? Well, ngayon, ang ginawa natin ay nag-install tayo ng solar panel. Ngayon, dito makikita nyo, may anim tayong tigpo 100 watts na solar panel na kung saan ito yung magpapower ngayon sa pangangailangan ng Barangay Health Center nila. So, Barangay Health Center. Yung mga electrical needs ng Barangay Health Center. And at the same time, bakit kailangan natin lagyan ng, ano, ng solar, Bert? Maganda rin kung malaman nila kung bakit natin nilalagyan ng solar. Kasi itong isla na ito, sinalantay ito ng bagyong Odette. At yung kanilang source ng power nila ay galing sa diesel. Sa diesel, o. Kung saan nag-operate ito ng 3 to 11 p.m. 3 p.m. to 11 p.m. So,
Ngayon, dahil tinamaan sila ng malakas na bagyo, so ang nangyari, nasira yung mga poste, makikita mo, ayan o. Oh. Mga poste na yan, nasira, so... wala silang kuryente, so, mula noong December. Mula December. Ngayon, April na ngayon. Ngayong April, wala pa rin silang, mag-May na. Malapit na yung election, pero wala pa rin silang kuryente. So ngayon, ang ginawa natin, sa tulong ng mga iba't ibang organization at mga kabataan, so ngayon, nakapag-ano tayo na, ng mga materials para makabuo at makapag-install ng solar panels, no? Ng solar energy. Solar energy, oh. Para mabigyan ng kuryente itong community. Oh. At so, saka at the same time din, ini-educate natin yung community, yung isang itong mailiit na isla na to, na gumamit ng malinis na enerhiya, no? Clean, renewable energy source na power araw. Galing sa sun. So, yun, hindi naman kailangan na mag-crudo na eh. No? Kasi nakakadagdag din siya ng pollution at nakakadagdag din siya ng pagbabago ng klima. Oo. Tama ba, Bert? Tsaka gagawin mo na lang parang secondary use yung diesel. Kasi priority mo to kasi wala namang bayad yung araw eh. Oo. Saka so, interesting din tong ano na to, Bert, itong isla na to. Kasi ito yung nagkakaroon ng high level. Isla na to, isa pang nakakalungkot na experience sila. Kasi pag high tide, eh inaabot sila ng tubig. So maabot sa, wala ka naman itang lupa kasi tubig na. So hindi naman siya hanggang sa paa mo lang yung tubig. Pero isa siyang indicator na itong islang ito ay tinatamaan na ng tinatawag nating sea level rise. Oh, sa kasama yan sa pagbabago ng climate change. Ng klima natin, yung mga natlulusaw mga yelo sa northern part ng mundo, eh dito ngayon napupunta sa mga low-lying islands kagaya ng Pilipinas. So yung ibang sobrang ng power na mapoproduce pala nito ay mapupunta sa Paralan. Una mo ng video yung Paralan kasi ito, nasira din yung school. Pero ngayon, dahil meron na tayong kuryente na napoproduce, magagamit ito ng mga teachers para sa paggawa ng kanilang mga modules. Magbiprint sila, pwede sila magprint. At the same time, magagamit din nila yung kanilang mga projector para magpalabas sa mga educational materials para sa mga kabataan. So yun yung kanilang, yun yung isa sa mga purpose ito. Yeah. So makikita mo yung lugar, marami talaga nasira. So hanggang ngayon, yung mga tao ay nasa stage pa rin ng pag-build. At saka maya-maya, first time ulit na magkakailaw dito, bubuksan namin yung ilaw gamit ang solar. Ayun na sila, dadatingan na, no? Ayan na sila. Parehas, meron ako parehas. Pwede ka na gano'n. Ganda pa ito. Picture tayo, selfie tayo dito. Ayun. So, pero that is a series of discussion, series of pagpagod. Pagtanaw kung asa jod dapat mo adtunis. That is the first travel nila for 2 years. Ni Anis is green pisulod sa duha ka. Pasensya na po kayo kung okay lang sa inyo magtatagalog ako. Okay lang po ba? Santo Neto. Hello! Yeah. Climate justice now! Yan. So yan, kakabit kami ng ilaw. Welcome to Mandatao Island! Palakpakan! Thank you so much to Greenpeace Philippines, Cora, Youth Made Philippines, and a special thanks to Angie Mead King for bringing solar panels and clean and renewable energy to Mandatao Island, Bohol! Yan o, kasama natin si Antoinette Tos para sa pag-launch at turnover ng solar. Siyempre, thank you sa Cora at kay Angie Mead King. Salamat sa mga panels ng solar. Siyempre, Cora, Greenpeace Philippines. Yan. At ito po ang Planetang Ina! Oh my God! Ayan, dito kami. Magbubukas na kami ng ilaw. Gabi na. Alas 6 na.
Buksan na natin ang ilaw. First time na magkakailaw dito sa lugar na Matatao Island. Okay, rolling. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Ilaw na rin yung isla Mantatao. So yun, masaya sila sa piyesta nila. Thank you, thank you, thank you. Thank you na kita ilaw.